Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Takot na takot itong si Suwi pagkatapos nitong makita ni Suwi na ang kanyang tita Jusil ay tinutukan na ito ng baril sa kadahilanan na hindi na nito alam ni Suwi ang kanyang gagawin. At dito agad naman ito nagsisigaw itong si Suwi at nangihingi ito ng saklulo sa kadahilanan na nagkakagulo na ang buong Epics Medical Hospital at nang malaman nito ni Doktora Annalyn Santos na mayroon umanong pag-hostage sa loob ng Epics Medical Hospital sa kadahilanan na dali-dali naman ito pinuntahan ni Doktora Annalyn Santos ang kinaruroonan kung saan umano mayroong hino-hostage. At dito, gulat na gulat itong si Doktora Annalyn Santos sa kanyang nakikita na ang hino-hostage ay ang kanyang tita Jusil sa kadahilanan na agad naman itong sinabihan ni Doktora Annalyn Santos ang nang-hostage na huwag umano nito sasaktan ang kanyang tita dahil wala naman umano itong kasalanan. At kung mayroon man umanong problema itong nang-hostage sa kanya, sabihin lamang umano nito upang matulungan man umano ito ni Doktora Annalyn Santos. Ngunit hindi ito nagpapatinag itong nang-hostage. At agad naman itong sinabihan itong si Doktora Annalyn Santos na isa umano itong pakialamira sa kadahilanan na agad naman itong itinulak na ng hostage itong si Jusil at agad naman itong ipinalit itong si Doktora Annalyn Santos. At nang makita nito ni Suwi na ito lang si Doktora Annalyn Santos ang tinutukan ng baril sa nang hostage ay dito agad naman ito napangiti itong si Suwi. Ngunit nang makita ito sa nang hostage na nakangiti itong si Suwi ay agad naman itong inilipat ang kanyang baril sa pagtuto kay Suwi. Sa kadahilanan na tarantang-taranta ito si Suwi sa kanyang nakikita na siya na naman ang tinutukan ng baril at agad naman itong pinakikiusapan ni Suwi. Suwi na huwag umano siyang saktan dahil gusto pa umano nitong mabuhay ni Suwi. At dito agad naman din itong sinigawan ni Doktora Annalyn Santos ang nangtutok ng baril at sinabihan nito ni Doktora Annalyn Santos na tama na umano ang kanyang panunutok. Baka maputok pa umano ito at mayroon pa umanong madidisgrasya at kung mayroon man umano itong problema ay pwede naman umano itong pakikiusapan. Huwag lamang umano itong mananakit ng tao. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.